Sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakoniyat, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, itong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon,
isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng narapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, 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 aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pisa ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam na Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit gumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. At salamat sa Diyos dahil pero pasalamat pa rin tayo dahil tayo po ay nakakapag-misa pa rin. Tayo po ay binibiyayaan pa rin ng Diyos ng pagkakataon para busugin, pakainin sa pamamagitan ng banal na misa. Maganda po yung mensahe ng ating pangapagbasa ngayon. At lalo tigit nawa makita natin yung mensaheng ito sa konteksto rin ng ating pinagdaraanan. Kung babalikan natin no, mula dulo hanggang umpisa yung ebanghelyo natin, ang sabi po doon sa dulo, lalapit sana yung mga tao para kunin si Jesus at gawin siyang hari. Di ba po, yun ang sabi, no? Gawin siyang hari. Bakit gusto ng mga tao na gawin siyang hari? Kasi nakapagpakain si Jesus. No? Nakapagpakain si Jesus.
At kadalasan, tayo bilang mga tao, kung sino yung nakakapagbigay, doon tayo talaga. At inaasahan na natin yung taong nagbibigay sa atin. Na sa kalaunan, parang hindi nagiging maganda. Kung lagi na lang tayong umaasa sa taong nakakapagbigay sa atin. Hindi yun yung mensahe at hindi yun yung aral na nais na ituro sa atin ni Jesus. Na kaya ayaw na natin, no, ayaw nating paalisin yung tao kasi mayroon tayong nakukuha sa Kanya. Sa mga nakakaranas po, no, halimbawa, sabihin na natin, sa mga breadwinner, sa mga provider ng pamilya, di ba, minsan parang mabigat po, no, sa balikat yung responsibilidad na inatang na sa'yo na hindi mo magawa yung gusto mo, hindi mo mabili yung gusto mo kasi obligado ka na magbigay. Meron din mga pagkakataon, ayaw nating palitan ang isang leader kasi alam mong mayroong kang nakukuha sa kanya. May naibibigay ka sa kanya. Eh maganda itong mapagnilayan natin itong pagpapakain ni Jesus sa higit 5,000 katao. Na yung pinakaaral na kailangan natin makuha. Sabi po doon, nakita ni Jesus ang maraming tao. Nakita ni Jesus na maraming sumusunod sa Kanya at naunawaan niya yung nararanasan at nararamdaman ng mga tao. Nagugutom, magugutom sila. Nakukuha niya po yung nagiging daloy. Na ang panyaya sa atin, magkaroon din sana tayo ng pagtingin. Mahirap yung asa ka lang ng asa. Mahirap yung hingi ka lang ng hingi. Kaya kailangan mo din makita ang sitwasyon katulad ng pagtingin ni Jesus. At hindi lang basta tumingin, kundi inunawa niya ang pangangailangan ng mga tao. Kaya ang sabi niya, doon sa mga alagad, saan tayo po pwedeng kumuha o bumili ng tinapay para makakain ang mga ito? Kasi naunawaan niya yung pangangailangan ng mga tao. Yun lang naman yung tanong eh. Saan tayo makakakuha, makakabili? Kapag hindi mo tiningnan at inunawa ang sitwasyon, ang pangangailangan ng bawat isa, ang mangyayari sa atin, reklamo o kaya magturo. Reklamo o kaya ang magturo. Madaling magreklamo at mas madaling magturo. Imbis na magkusa,
Wala. Kaya 'di ba sabi ni Felipe, 'di ba no? Eh Lord naman, kahit 200 hindi sasapat para makakain ng lahat ng 'yan. Parang Felipe, problema ba 'yung pera, Felipe? Ang tanong lang naman ni Jesus, saan tayo pwedeng makakuha? Ilang naman ang tanong. Oh, sabi naman ni Pedro, ni Andres, Panginoon, mayroon po dito ang bata, may dalang baon. Bakit hindi yung baon nila ang prinisinta ni Andres? Bakit yung baon ng bata? Na yung bata, ibinigay yung kanyang daladalang pagkain. Di ba? Eh kung ano ba, pwedeng, oh, bakit ka bibigay? Akin na lang ito eh. Akin to eh. Hindi eh. Sa pagkilos, kinuha, binigay yung dala ng bata, nagpasalamat si Jesus, ipinamahagi yung dala nila. At sumobra pa. Di ba? Ang ganda na makita natin sa konteksto ng pinagdaraanan natin ngayon. Higit kumulang isang taon na tayo sa pandemyang ito, marami din na nagsasabing gutom na. Pero lagi din ang sigaw natin, wala tayong budget, wala tayong pera. Pero nakakailang bayanihan na rin naman tayo. So kapag pinairal talaga natin yung reklamo at yung pagtuturo, hindi tayo makakatulong sa ating kapwa. Kasi pag reklamo at yung pagtuturo, pag sinabing pagtuturo, iniaasa mo sa iba yung dapat na ikaw yung gumagawa. Inaasa mo sa iba yung sila yung magbigay na dapat ikaw yung nagbibigay. Di ba? Ganun din yung kwento sa unang pagbasa. Sa aklat ng mga hari, may nagbigay kay Eliseo ng pagkain. Ang sabi ni Eliseo, ipamigay mo sa mga tao. Ang sabi ng kanyang mga alipin, kulang yan. Eh sabi ni Eliseo, sabi nung hari, sabi ng kanilang pinuno, sige lang, ipamigay mo. So sobra pa yan, maniwala ka sa Panginoon. So sobra pa yan. Ano nangyari? Sumobra. At sa panahon ni Jesus, ganun din. Yung kanilang leader, yung kanilang Panginoon, ang sabi, ipamigay ninyo yan. Ipinamigay nila. Oh, nakaipon pa. Sumobra pa. Oh, ngayon, sa atin, sa buhay natin, minsan, kahit sa pamilya lang din eh, di ba? Kapag mayroong isang mas namamayani yung pagiging madamot, buong pamilya naghihirap. Pero kung mayroong mangunguna na mas maging generous, mas maging handa na magbigay, di ba mas nagiging maayos ang pamilya? Baka pwedeng boss-boss na naman natin yung reklamo at pagtuturo natin. Nung mga unang taon natin sa pandemya, marami sa inyo nakatanggap ng ayuda. Pero nung matanggap ang ayuda, nagreklamo, kulang ito, kulang. Kung sino pa yung mga hindi nagtatrabaho, sila pa yung reklamador sa natanggap nilang ayuda. Tapos, dapat sila eh. Sa atin po, no? Minsan,
Eh, dapat gawain ng gobyerno, magbigay. Ang ganda po nung naranasan natin, di ba, yung community pantry experience natin. Di ba, no? Nakita kasi, may nakakita ng pangangailangan, kaya naisipan magbigay. At, di ba, nasurpresa tayo, hindi nauubos ang laman ng community pantry kahit gaano kahaba yung pila, may nagbibigay at may nakakakuha pa. Yung motto nga, di ba, no? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Di ba, ang ganda? Baka ngayon po, sa ating mga nakadalo sa misang ito, baka po ang panawagan sa atin ng Diyos, tingnan mo din yung sitwasyon. Ikaw yung tinatawagan ng Diyos na magbigay. Ikaw ang tayo ang tinatawagan ng Diyos. Mamahagi lang naman. Actually, yung ipamamahagi natin, hindi atin eh. Galing sa Diyos ang ipapamahagi natin. Eh nga lang, problema. Pag binigay sa atin, wala. Atin na lang to. Kasi ang iniisip lang natin, sarili lang natin. Eh paano ako eh, mamaya eh. Mag-extend pa itong GCQ eh. Paano ako? Hindi ganon ang poong Jesus Nazareno. At hindi ganon ang nais ng poong Nazareno sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga deboto. Huwag kang matakot mawalan. Kasi habang natatakot tayong mawalan, mas nagiging madamot tayo. At habang dumadami ang madamot sa mundong ito, mas marami ang naghihirap. Kaya naman po, kung ano man ang ibinigay ng Diyos sa atin, matuto tayong magpasalamat at buksan din natin ating mga mata para makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, natuhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan, upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nakatatanda at mga lolo at lola,
upang hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakatatanda nating may mga dinadalang sugat sa kalooban at tinalikuran na ng pamilya, ang mga nalulumbay at may sakit, upang makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay, mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan, at maging masigasig na itakwil ang kulturang pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinapusan na ng halaga at sa makatuwid, maaari ng ipagwalang bahala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inagatiha at iniayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ngayon po ay Filipino Mission Sunday kaugnay nito. Magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang mga diocesan priest missionaries, Mission Society of the Philippines, para sa kanilang mga pangangailangan. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili namang, walang sino man ang
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapihan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagalob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dahil ngayon po ay unang pandaigdig na araw ng mga nakakatanda at mga lolo at lola, tayo po ay magdarasal ng panalangin para sa mga nakakatanda at mga lolo at lola natin. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at ng lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakakatanda upang maging aming gabay. Sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon, pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipagadya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagalob mo sa amin na kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatay na ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno,